Ang oras sa tid sa inyo. Oras sa tid sa inyo ng Toyota Fortuner. Basta luxury car, Toyota Fortuner. Balik mga kaibigan, doon ho sa kabubukas lang ho ng himpilan ho sa radyo. Kalina aming kausap po si Senior Inspector Jason Aguilar, ang Chief of Police ng Bayan ho ng Agoncillo, Batangas. Tuloy pa rin ho ang sorti ho, yung kumakandidato sa National ho, yung mga tumatakbo hong senador. At kung di ko nagkakamali kahapon, maayong buntad sa inyong tanan at daghan salamat to sa inyong pagtutok. Nandyan ho sa Cebu at kahapon ho, nandyan ho ang hukbong ng pagbabago at ang PDP laban, yung Team Bongo at saka ho yung Team General Batoy, lahat na nakaline na po doon mga kaibigan. Isa-isa ho nga pinakilala ho ng ating Pangulo dahil nagsalita ho doon si President Digong na sinasabi sa lahat ng sangkot sa illegal drug, mas madugo ho. Yun natitilang titirang tatlong taon dahil 3 years na lang ho, napakabilis ho mga kaibigan. Sabi ko nga ho sa inyo, para bang nag-abroad ka lang ho at 3 years na lang ho o tatlong taon ang natitira ho termino ho ni Pangulong Digong, abay nagbanta ho na mas madugo yung war on illegal drugs ho mga kaibigan. Matapos yung sabihin no, dyan ho sa Cebu City, na di ba't na-iskandalo nga ho yung si Mayor Tomas Osmeña dyan ho sa Cebu ho. Dala, grabe daw ho, talaba ko ang illegal drugs, particular ho, dyan ho sa Talisay City. At kung natatandaan nyo, abay sinampan ho ng kaso ho si Pangulong Digong ng ICC. Ito ho nga International Criminal Court ho. Dahil regarding ho dun sa mahigpitong anti-drug war on drugs campaign ho, abay mantaki mo, nasa 5,000 na pala ho ang drug suspect ang napapatay ho. Kaya nagbabala ho si Pangulong Digong na mas matindi na war on illegal drugs ang natitira ho dun ho sa kanyang termino ho. Ang magbabalik ho kami ha. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target On Air ni Karex Kayanong.